Hello! Kamusta naman kayo, guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako. Kasama natin si Francis. Andito kami sa, ano ngayon, sa Bali, Indonesia. Yes, finally. Dito pa tayo nagkita, te. Samantalang sa Pilipinas. Sa Pilipinas, di po kami nagkikita. Hi, hi po. Magandang araw sa inyong lahat. It's an honor. It's my privilege. Taray naman. Yes, salamat ditang di Bali. Oh. Ah, marunong welcome to Bali. Oh, yes. Yes. Ano to, second time ko na dito sa Bali, Indonesia. Ikaw, first time ko sa Bali. Enjoy tignan mo, naman. First timer pero mukha ng local agad. So, nag-ano siya, ano tawag ito, Moreno, gano'n. Yes, nagpatutungpo talaga ako eh. Kasi correct. Ito yung gusto ng mga foreigners dito eh. Patay tayo dyan. So, kumusta ka naman, te? Ang tagal na natin hindi nag-chika-chika. Ano mga, marami na ba nangyari sa dito? Sobrang dami natin. Na hindi ko alam. Oo. Kaya. Hindi kasi sobrang, ang laki ng ano, te, ng difference kung uh-oh, where we are before, where I was before. Oo. Siyempre ngayon, te, full-time travel vlogger na talaga. Oo nga, at saka nag-resign ka talaga para mag-vlog. Uh-oh. At least, in-embrace talaga yung passion. Oo, ano feeling? Sobrang feeling mo naman, ano, tama itong decision ko. Ganun. Feeling ko nasa tama pa rin akong decision. Oo. Ah. Oo. Kasi mas naging masaya ako. Oo. At saka yung parang mas nayakap ko yung life talaga. Yung parang, ay, shit, this is life. Yung na-enjoy mo talaga. Oo, oo, oo. Kasi siyempre, alam naman natin yan, meron tayong mga privilege sa buhay eh, na ito yung mga bagay na hindi naman nakukuha ng mga ordinaryong Pilipino. And ako, I'm so blessed na ano mo siya, nagagawa. Yes, sobra. Yes. At sa mga hindi po nakakaalam, siguro hindi ko pa nakwento na matagal na tayong bago ka pa naging vlogger, bago pa ako naging vlogger. Oo. Si Francis po yung gumawa ng YouTube channel ko. Diba? Siya talaga yung gumawa. At nag-start kami nun kasi nasa IFM ako nun. Sa radyo pa tayo. At OJT ka nun. Diba? Ako naman lahat. Ang payat mo pa nun. Ang payat din ako nun. Diba? Oo. Doon kami nag-start magkakilala. OJT ko siya. Ako naman, lahat ng skills ko, I give the credit to you. Doon ko na, huh? Oo. Hindi sa technicalities. Mahina ako doon. Hindi sa technicalities. Uh-oh. Pero, ang dami ko natunang soft skills sa'yo, te. Like what? Kunyari, yung character when it comes to... Hindi ko alam yan, ha? Totoo ba yan? Oo. Ano? Yung parang motivation sa sarili. Ah. Yung parang, how you... Basta, parang sasabi ko nga, parang, yung dapat Ate Cara way. Parang... Ano ba way ko? What Cara wants, Cara gets. Cara gets. So, ginagano ko na din. Parang, in-embrace ko yung... What Francis wants, Francis gets. Ganun yung hindi yan. Mo talaga tatantanan yung isang bagay hindi. Hanggang di mo nakikita. Oh, oh, oh. At saka alam mo, nung OJT ko pa dati si Francis, nakitaan ko na talaga siya na ano. Ano? Nang galing. Ah, okay. Hindi kasi, sabi ko, ay creative talaga tong batang to. Kasi noon, di ba, ang ano ko, nagbabasa-basa ako ng letter. Ah, okay. Tapos gumagawa ka ng stories. Paborito mo akong lagi nagsusot ng script. Oo, oh, kasi syempre pag may magsasubmit sa'yo na OJT, nakikita mo yung personality dun pa lang eh. Hmm. Kung paano sila gumawa ng sulat, gumawa ng kwento. Eh pag si Francis yung nagsasubmit, sabi ko, creative tong ano na to, bata na to, ang galing yung gumawa ng sulat, ng kwento, ganyan. So sabi ko, ano talaga to? Bulahan 101. Hindi, ito yung promise, totoo. Tsaka sa mga DJs talaga doon, si Ate Cara yung parang low-key lang, pero super talented. Talaga? Oo, te. Look at you now, di ba? Uy, look at you na din. Di ba? Tumatak sa isip ko, yung tinuro na sa akin ng mama ko na dapat pantay-pantay yung tingin mo sa lahat. Kahit may position ka o wala, dapat pantay-pantay talaga lahat. So, di ba kayo parang tropa ko lang kayo noon, yes. Yung OJT? Parang tropa-tropa lang talaga. Eh, super love ka namin talaga. Interns pa lang kami. Oo, si ano pa nga, si Kim. Oo. Tagasuklay ng hair. Sinusuklayan ako ng buhok. Well, shoutout sa mga kaibigan namin, tila Kim, tila Giselle and Junelle. Oo, correct. Oo. Hello sa inyo. Kumusta na kayo? Si Francis naman, talagang ano. Ay, naalala ko kasi isang momento na down ako sa buhay ko. Broken ako noon. Si Francis yung sumalo sa akin. Kalala mo yung sa CR? Huwag ka na. Parang gusto ko na, ayoko na. Ganun, tapos sabi niya, wag, gumagano siya. Pero gusto ko dun talaga yun, yung professionally, super professional ni Ate Cara. Kasi kala mo yung, kahit meron siyang problema, ba umiiyak na siya. Oo. Pero, pagdating ng adlib, di ba, umiiyak pa siya, bilang pasok, at kayo po ay nakikinig. Oo, tsaka nagabasa pa ng sulat. Oo, sabi ko, kahit medyo lutang siya minsan, pero nagagawa pa ng trabaho. Oo, kaya okay lang maging lutang, basta nagagawa mong, yung trabaho, nagko-comply. Oo. Correct. So, ayun, so marami na rin kayo pinagdaanan bago talaga nag-YouTube. Sobra. So, nauna po siya mag-YouTube sa akin, di ba nauna ka? Oo. Siya talaga, tapos eh ako, dati pa lang, may channel na ako sa YouTube, pero hindi siya monetize. So, gustong-gusto ko na talagang mag-YouTube noon. Siya yung nagturo sa akin na, tiyo, pwede kang kumita, ganyan. At saka mahilig ka talaga mag-video noon. Parang pinupusok ko nga sa Facebook, sa kung saan-saan. Oo. Diba? So, alam ko na para doon din talaga ako. Ikaw, nung umpisa ba, iniisip mo na gusto kong mag-YouTube? Ako, nagsimula siya sa more on
gusto kong magkaroon ng kasi masyado ako na ang basis ko yung Amerika. Sabi ko la, ganito pala sa Amerika. Yung mga ano, mga normal na tao, sila yung mga nagiging parang celebrity, sikat sila masyado. Tapos bakit ganun? Tapos sila yung nagiging artista eventually. So, sa Amerika, from social media to mainstream. Sa Pilipinas baliktad eh. artista na punta sa social media. So, ayun yung naging basis ko. Nagbabago yung personality ko noon. Tapos parang nararamdaman ko na masyado ako nagiging introvert. Sa, ang pakiramdam ko te sa media, kailangan extrovert ka. Kasi pag hindi ka tumatak, makakalimutan ka. So gusto mong tumatak. Yes. Kaya pala yung mga ginagawang video, tatak na tatak. Pero syempre nag-struggle ka rin umpisa. Oo naman, sobrang struggle talaga. Parang sinubo ko lahat hanggang sa, ito pala yung gusto ko. Kasi diba dati, habang nung nagsisimula ka, parang iniisip mo ba no na titigil na ba ako kasi parang wala nangyayari yata, ganun? Mag-change of career na lang ako. Oh, hindi talaga, hindi, paninindigan ko to. Binigyan ko yung sarili ko ng ano? Timeline. Nasabi ko, baka mabagal lang muna. Kasi parang, alam na nung 2018, lahat kayo, nag-100K. Ako yung parang, wala ata akong value dito. Parang siguro mag-ibang work na lang ata ako. Pero ikaw yung pasimuno nun sa aming lahat. Oo, yun nga yung siya point. Siya yung nagawa ng mga ano namin, nagturo. So parang ako yung parang, nag-self-doubt na ako. Oo. Na parang hala, hindi ba ako para dito? Pero naniniwala ako sa sarili ko na kaya ko. Na parang meron akong magic. Oo. Pero hindi pa siya hinog. So talagang tinuloy-tuloy mo pa rin. Oo, yun na tagal. Until yung, ano yung pinakaunang video na nag-ano sa'yo, nagbigay ng trend, yun yata na sa Pakistan. Sa Pakistan. So yung muna nag-viral, isunod punta na ako ng Pakistan. Tapos parang, doon na nabuo yung brand ko talaga. Oo, pero nag-start kasi siya sa ano eh, sa pambabash, di ba? Hindi naman pambabash. Controversial. Controversial. Oo, kasi, so pinag-usapan natin yung mga controversial. Ang dami ng basha yun. Kasi yun yung dumura ka, di ba? Hindi pa yun. Ba? Hindi pa ba yun? Ay, iba pa. Sa Pakistan yun. Ano yung controversial talaga, is yung mga tanong mo mukha mo. Matatanda ako yung mga yun. Ah, oo. Yung mga may issue. Oo. Pag-usapan natin yan, yung gano'n. Oo, pero dun kasi may mga kasama mo kami, may mga kasama. Oo. So yung pagiging ano mo, prank ka sa interview. Pero lumabas. Yung solo mo na talaga na akin lang to lahat. Dun talaga. Oo. Kasi ang pangit siya ng lasa talaga. So sobrang honest kasi talaga ako. Napapas tayo dito. Eh, hindi ko naman sabihin, ang sarap, tapos hindi maipinta yung mukha ko. So, pagtikim ko, imagine ninyo yung lasa kasi nung ininom, di ba? Lemonade, may sugar, may salt, may pamintang puti, pamintang itim, may honey. So, yung lasa, naghalo-halo na. Oo. At saka, yun, napanood kita yun, nakita ko sa Facebook na sinishare ng lahat, yung nasa labas ka ng mall, tapos sabi mo, pagpasok mo ng mall, iba yung amoy, parang ganun. Oo. So, pagtingin ko, sabi ko, hala, si Francis, binabash na siya, pero, pag-click ko ng video, I am so happy for him. Alam mo yung mixed emotions, na hala, concerned ako na binabash ka, pero pagkakalag, ang dami yung views. Ang dami na yay! Siyempre, YouTuber, pati kailangan ng views. Oh, alam mo yung finally, I'm so happy for you na nakamit mo na talaga yung gusto mo. Kasi antagal din. Pero yes, nung nakamit mo naman, nagsunod-sunod. Diba? At saka ano, hindi naman siya intentional na ginawa mo siyang, alam mo, hindi siya intentional na i-bash ko siya or sabihan ko na masama para mag-viral. Totoo, naging honest lang talaga ako. Hindi ko naman alam na magiging viral yung lugar, yung video eh. Eh, mahirap din maging honest sa panahon ngayon eh. Kasi pag naging super honest, kami masasabi pa rin naman. Maganda ba ako? Maganda ka syempre. Yes, from the inside. Actually, te, meron pa isa, nabash din ako ng husto dun dati sa SB19. Kasi hindi ko pa talaga sila kilala nun. Kasi hindi mo talaga ako makikilig sa K-pop. Basta, di ba dun na naman sila nagsimula before? So, nung nag-visit sila sa radyo, syempre lahat ng mga nagbibisita sa radyo nun, merong required yun sa amin. Na pagbibisita sila sa IFM, gagawa sila ng promotional material. Na parang, either gagawa kami ng content, or gagawa ng radio plug. Gusto ko lang na pamibibisihan ko ma-picture talaga ako. So, nag-picture ako sa kanila, tapos hindi pala pwede. So, ako yung nag-post naman ako noon, na parang, oh my God, na-reject ako ng picture ng SB19, ganun. Eh, hindi ko naman alam na bawal pala sa management nila yung ganun. Siyempre, parang, at that time, hindi ko pa sila kilala. Yung ibang mga artista, parang care lang naman sa kanila, it's not a big issue, diba? Ngayon kasi, at least naitindihan ko na, depende sa management, ha? Parang kunyari mga basketball player ngayon, parang ngayon mga basketball player, hindi pala talaga sila pwede magpa-picture ng basta-basta kasi sila is brand, gano'n. So gano'n din pala sa SB19. So nag-viral siya ng husto, nung nagkaroon ng parang movement pa yung mga tao na justice for Francis, ginawa nilang tea, ginawa talaga nila ng mga meme.
nag number one pa sa Twitter. As in, mas ko panahon pa yun ng COVID, natalo pa yung coronavirus. Nung hashtag justice for Francis at saka Francis Candia. Tapos, pero nag-sorry din naman ako. Kasi I don't really mean na yung negative way na nag-post ako na nireject nila ako. It's just, nagulat ako. So, hindi naman ako aware dun sa ganung rule ng SB19. And I'm so, di ba, nagkaroon ako ng ganung experience sa kanila. Tapos ngayon, wow, sobrang bongga ng SB19. Like, ah, grabe. I was able to meet them, di ba? Pangmalakas na talaga sila, grabe. So, yun na nagtuloy-tuloy na, nagka-award ka. Oo. Anong feeling nung una ka nakakuha ng award? Siyempre, nung una, parang hindi pa ako naniniwala. Parang, hala, totoo ba? Oo. Tapos, nasundan pa uli. Alam mo yun, parang, sunod na din. Tapos, alang nakakatuwa pa yung sa mga sumunod na botohan na yung basis. Oo. So, magkakaalaman na kung meron ba nanonood lang ba sila o sumusuporta sila. Oo, kasi magkaiba yun eh. Oo, yung kasi viewer ka lang sa solid na supporter. Supporter talaga. Oo. So, nung botohan na ang labanan, tapos ako pa yung nanalo. Siyempre, yung mga kalabang ko, sobrang mga bigat. Diba sila Ninong Rahe? Oo. Diba? Tapos, Francis Candia, Ninong Rahe? Diba? Oo. So yun, parang, wow. My God. Nanalo ka doon? Nanalo ko. O, diba? So, doon mo na-prove na, ay, sinusuportahan talaga nila ako. Yes, kaya salamat po sa mga nanonood ng videos ko at sumusuporta. Oo, diba? Meron ka pang isang video na medyo naging, hindi medyo, controversial talaga, yung sa mama mo. Ano doon? Yung narigiluman ang susi, pero laruan. Ha? Yung laruan, yung umiiyak na siya, salamat sa inyo. Tapos yung pala, toy car yata yun. Or ay, oh. Susing peke. Dito, ano yun? Diba? Tawang-tawa ka. Car diba? Prank. Brand new. Car prank. Ayun. Nanood din ako na rin. Akala ko talaga totoo. Sabi ko, ay salamat si tita. May sasakyan na. Sabi ko, anak ng toko. Kumati na lang munang kuto. Ano na feel mo sa mga nagalit sa'yo nun? Siyempre. Dead ma ka naman eh. Oh, then akin naman, as a social media personality. Oo. Hindi ako mabilis maapektuhan ng mga sinasabi ng tao. Oo. Ang nakaka-affect talaga sa akin, pag naapektuhan yung family ko. Pag may halimbawa yung mga sinasabi na, pag sa'yo, wala lang. Pag sa akin. Kaya mo. Kasi hindi man nila talaga ako kilala in person eh. Oo. Ang napanood nyo lang sa akin is yung 15 to 20 minutes na video ko, dun nyo lang ibibase yung opinion nyo. Pero hindi nyo ako nakilala, hindi nyo napanood yung ibang videos ko. Minsan nga, baka nabasa nyo lang yung title lang eh. Pag may nambaba siya, family mo, doon ka talaga. Ano, oh. Lumalaban ka ba? Pag sila naapektuhan na kasi. Nagre-refer ka? Doon na, oo. Ah, talaga? Oo. Pag syempre, pag naapektuhan na sila, eh syempre, sa akin trabaho to eh, di ba? Sila, plus one lang, nakikinabang lang din naman sila sa sa mga ginagawa ko, di ba? Oo. So, pag naapektuhan na sila, at hindi nila kinakaya, doon na din ako nasasaktan. Buti sila, hindi sila naapektuhan for you. Pag halimbawa, nalalaman nila ang dami na namang ano ni Francis, na umiiyak din si tita. Actually, lumalaban sila sa chat din. Palaban pala. Lumalaban din sila sa chat. Ah, talaga? Oo. Pero, at the end of the day, sabi ko, hayaan nyo na lang sila. Kasi hindi natin makokontrol yung sabihin ng ibang tao. Sa buhay kasi ganun man talaga. Uh-oh. Kahit anong gawin mo mabuti o maganda, may sasabihin natin sabihin talaga yung iba. Kaya dead ma ka na. Kaya dead ma talaga. Ang mahalaga, yung ginagawa mo is napapasaya ka. Pero may moment na ba na nung naapektuhan ka sa isang comment, eh talagang parang ayoko na mag-vlog? Dumating mo siya ganun? More of, pag bali, kasi syempre, nakikinig pa rin naman ako, diba? Tuwi naman to eh. Parang, eh sabihin na ako, may ginagawa ako, meron kayong iko-comment. Syempre, titignan ko kung totoo ba yung sasabi nila or mali. So, kung feeling ko tama naman, constructive criticism naman siya, and it's for my betterment, naman. Oo. Eh, di why not i-improve natin sa sarili natin? Ah, so nakikinig ka naman sa ibang ano, constructive comments? Oo, oo. Kasi iba naman, parang, ay, alam ko, ano to, honest tong opinion niya. Ah, so tinatanggap mo siya? Oo. Sabagay, hindi lang naman lahat, puro may hanash. Hindi man ako perfect din eh. Alam ko naman, nagkakamali din ako, tao lang din ako. So tinatanggap mo din yung mga ganun. At binabago mo din siya sa next video? Depende. Depende. Pag masyadong madali, carry. Pero pag mahirap, teka lang guys, ako lang to. Oo. So anyway, sa lahat ng mga bansang napuntahan mo na, saan ka pinakamasag-enjoy? Sobrang ako nag-enjoy sa Japan. Ah, Japan talaga. Japan talaga. Kasi, andyan yung pagkain na masasarap. Mm-hmm. Tapos, sobrang safe ng pakiramdam ko. Mm-hmm. Tsaka, sobrang convenient ng lahat. Pinaka-ayaw mo naman? Pinaka... Hindi ka nababalik doon. Parang, okay na to, nakapag-vlog na ako, hindi na ako babalik. Ganyan. Feeling ko, sa... Nahirapan kasi ako sa ano, sa Morocco. Dahil? Diba? Dahil... Nasugatan ako doon. Grabe yung... Ay, may peklat ka. Itong peklat talaga siya. Anong kwento ng peklat na to? Itong peklat na to kasi, alam mo yung daytime, imagine. Ito, hindi ko naman ako tinatakot sa Morocco, no? Pero alas stress ng hapon, galing ako ng mall, papabalik na ako sa tinutuluyan ko, nadukutan ako, so natumba ako. Mm. So, sirang-sira yung mga damit ko, as in duguduguan ako.
Tapos pumunta ako sa, sabi ko parang, hayaan ko na nga lang, dead man na lang. Oo. Sakay na lang ako ng taxi, uwi na lang ako. Oo. Pagdating ko naman sa taxi, yung driver, natakot naman siya sa itsura ko dahil mukha akong ano. Kasi duguan ka. Oo. So dinala niya ako sa presinto. Sa presinto, gawa naman kami ng police report. Oo. Eh ang Morocco, ang salita nila doon, Arabic at saka French. Oo. Eh hindi man nakapagsalita ng Arabic or French, so Google Translate na lang ako. Sabi ko sa kanila, nadukutan ako, ganito, ganyan. Ang nilabas na translation ni Google Translate, anaconda. Kaya? So ano yung nagtawanan na lang sila, natuklaw daw ba ako ng anaconda, kaya ako nasugatan. Nagpunta ka ng ospital nun? Hindi na. Paano mo ginamot sa sarili mo? Bumili na lang ako tinaano, betadine at saka bulak. Shit, ang hirap pala. Sabi ko, pala. Okay na to? Oo. Oo, ang hirap din pala. So isa yan sa mga struggles na na-experience mo. Ang ina-struggle kadalasan sa akin, okay. Language barrier. Okay. Or, pag yung parang, like kunyari, dito, oh. Alam mo yung, hindi man ako talaga marunong mag-motor. Oh. Pero wala akong choice, kailangan akong mag-motor. Kailangan mo to. Oo, kasi paano ko mag-iikot, lalo na sa ibang islands dito na walang option talaga. Oo. So, anong gagawin ko? Kailangan akong matuto. So, super adjust ka talaga in every country na pinupuntahan mo, no? Yes, like, mag-adjust ka sa pagkain, sa culture, sa mga taong nakakasama mo kasi hindi mo sila kilala. So, kailangan mong ingatan yung sarili mo. Hindi ko rin lagi pwede ibida na YouTuber ako, ganito, ganyan. Uh-oh. Kasi baka maya-maya yung mga gamit ko mag-isa-isa mawala, di ba? Pag bida-bida ka na, uy, ano ko, gano'n. Mystery bag ko, ay, wala na damit. Pero yung pakikipagkaibigan mo sa mga iba't ibang lahi, saan ka pinakamabilis na nakaka-adapt? Anong lahi? Yung mabilis mo maka... Ang super talaga, gusto ko talaga yung mga Indian. Ah, kasi Indian. Sobrang bait nila. Ang dali mo sila magiging ka-close. Yung parang, to start a conversation, sobrang friendly. Para mag-hello ka lang, ayun na, my friend nang tawag sa'yo. May mga struggle ka din dun sa ano, India, Pakistan, kasi parang dun ka pinakamatagal eh. Ang pinaka-struggle ko, madalasan, kunyari sa India, honestly, gusto mo yung pagkain nila, pero minsan yun din yung struggle ko. Bakit? Sobrang anghang te. Nag-ano ka na ba no? Nagkaroon ng problem sa chan, ganyan? Yes, like kunyari, ang problem pa sa akin kasi maliban doon, normal talaga na parang first week mo, magkakaroon ka ng deli belly, tatawag nila, yung diarrhea. Oo. Yung type ka talaga, ganyan. Pero may napanood akong video mo sa, hindi ko alam kung India o Pakistan, yung kinakamay, gano'n. Sa kanila yun, pareho. Normal kasi sa kanila. Normal sa kanila yun. Oo. Parang, ayoko naman i-bash, no? Siyempre, mayroong mga minsan pagkakataon na masarap yung pagkain, pero dahil masyadong creative yung mga pag-iisip natin, minsan, yung alam kong masarap yan, masarap. Oo. Pero nung kinakamay-kamay ko na rin siya, na-realize ko parang dito yung pagkain ng pusa namin na. Yung mga ano, hindi ko naman siya binabash, di ba? Yung parang, yung itsura niya kasi, ang pagkain, ang sale pa ng pagkain nila kasi, di ba? Gugutay-gutayin mo yung cheese, di ba? Kumain tayong cheese kanina, gugutay-gutayin mo, nihalo mo sa kanin. Tapos nalagyan mo ng yogurt, tapos nalagyan mo ng curry. Oo. O, ano itsura na niya? Di ba? Halo-halo. Pero sa mga street, ano, naguhugas mo sila ng kamay o hindi na talaga? Yung iba, pag may tubig. So, pag walang tubig? Wala na. Diretso na. Unas-unas na lang ganyan sa damit nila. Oh. Siguro immune na rin sila sa ganun. Hindi, kasi karamihan talaga dun. Ba? Wala silang kusina kasi. So, yung iba, kumakain lang sa street food. Kasi yung iba, kunyari, hindi man talaga sa taga-city, mga taga-probinsya sila. Oo. Pero dahil kailangan nila magtrabaho sa city at wala silang kusina, ang pinakamura at reliable na source ng pagkain ay street food. Okay. Pero dito kasi sa atin, kapag kinamay-kamay, may issue. Pero sa kanila yes, kasi sa kanila wala na. Sanay lang. Sanay na sila. Oo. Parang, although, hindi naman lahat. Oo. Kasi yung ibang mga Indians din naman, hindi lang sila kumakain ng street food. Like, ibang nakilala ko, sabihin nila na, oh bro, you really eat that street food? I don't even eat that. I'm Indian, but I don't eat that. Oh, ganun-ganun talaga. Package yun? Ano ka ba? Kasama na talaga yun. Mabuti hindi ka nahahawa sa mga ano nila. Pag no? Nandun ka, saan? Gaganun ka din? Ganun lang ba? Oy, wala ko. Wala ko yung ibig sabihin. Siyempre, te, pag nandun ka, mahahawa ka na. Din pare-pareho na tayo. Hindi, I mean, sa mga galaw ng ano, yung langyaka pag ako naman. Hindi, I mean, normal naman po yun. Ganun talaga. Magiging part ng culture. Lahat. Kasi siyempre, kung ano yung kinakain mo, ganun na din eh. Yung lifestyle nila. Sabi nga nila, do what Romans do when you're in Rome. Diba? So, pag nandun ka, do what Indians do when you're in India. Ah, okay. At meron ka pang ano na nag-swimming ka dun sa, yung sinusunog yung mga patay, di ba? Yes, parang, actually, ang nangyari nga dun. Hindi ka nag-ano, natakot nun? Ang akala ng mga tao kasi, nagkakaroon ako ng ano, parang sabbatical journey. Kasi mga pinuntahan ko, puro mga temple, oo, mga religious city. Oo. So, yung pinuntahan ko, sa Varanasi, isa siya sa mga holy city ng India. Tapos, doon mismo sa river na yun,
nilulublob yung mga patay. So may kita, ay, natuwa mo yung balahibo ko. Tumata yung balahibo ko. Si Papa Jackson gusto pumunta dun eh. Tapos, nilulub nila yung patay. Tapos meron siyang mass cremation sa gilid. Kinecremate yung mga tao. Ano yan? May mga pamilya sila? Ando na yung mga family nila. Ah, so with the of and then family. Yung ibang tao talaga dun, te, pumupunta sila dun. Naghihintay na lang sila para mamatay. Oh, meron nga daw ganun. Kasi, na. Ka na lang dun. Ang paniniwala nila, pag namatay sila dun sa Holy City, matitigil na yung reincarnation nila. Ah, okay. So, naniniwala pala sa reincarnation oo, sila. Oo. So, syempre, parang, kung ayaw mo naman maging langaw sa susunod na next life mo, diba? Oo. So tapusin na natin ito na tao ako. Pero, dun ba yun yung binabayaran pa yun? O, free kasi siya? Free naman siya, ang pagkakalam ah, ko. Ah, okay. So, nung nag-swimming ka doon, ano na-feel mo pagkalublob mo sa tubig? So, siyempre, after nila sunugin yung mapatay, tinatapon din nila sa ilog. Oo. Na-peer pressure lang talaga ako. Pagtapak namin sa ilalim, natapakan namin yung mga bungo. Oo. Siyempre, tapos alam mo yung makasama ko pa yung parang, okay, lulublob tayo ha. Oo. 1, 2, 3, lublob! Ako talaga yung, wala ano? Papasok sa bunga. Siyempre, baka may mikrobyo, eh, diba? Ah, oo, kasi mapatay eh. So, close talaga. Tapos, it's a different kind of experience. Mm-hmm. Pero, yung tinatanong ako ng mga tao, makatiba siya sa balat. Oo, anong feeling? Actually, ang fresh ng pakiramdam ko after. Oo, yung parang sabi ko, wala lagkit. Hindi ako malagkit. Talaga? Hindi rin siya malansa or what. Oo. So, pagkaahon mo, ano na feel mo? Parang, ay, finally na-experience ko na to. Oo, at hindi ko na uli gagawin. Bakit? Siyempre, nagawa ko na eh. Okay na yun. Parang okay na yun. Hanggang doon na once in a lifetime na experience lang siya. Meron ka pa pinuntahan yung mga daga? Oo, doon sa India yun, na parang. Kasi sa India talaga, sobrang yung pagpapahalaga nila sa hayop. Maski daga. So kahit daga? Talaga. Oo, kasi alam mo yung naniniwala sila sa daga, it's a symbol for fertility and prosperity. Mm-hmm. So, yung mga negosyo, kunyari, itong restaurant, mm-hmm. Pagkagabi, after neto magsara, maglalagay sila ng pagkain dyan sa labas para akitin yung mga daga para kumain. Kasi pag maraming daga, sabihin, lalago yung negosyo. Ah, may ibig sabihin pala. Oo. Nakapaglakad ka na doon? Oo. Hindi ka natatakot? Siyempre, di ba pag yung ihi daw ng daga, ano, nakakamatay daw? Yung sa ano naman nila, rat temple nila, technically, ang sasabi nila, mga nasa 25,000 yung daga, pero hindi ko alam kung updated ba yung bilang nila. At saka, hindi ko alam sino nagbilang. Oo. So, apaniniwala nila, sa 25,000 yung daga doon. Oo. So, hindi siya mabaho doon. Ah, walang amoy? Ang amoy niya, amoy patuka sa manok talaga. Yung ganoon yung amoy talaga? Niya. Oo, kasi surprisingly, 'di ba pag daga kasi mabaho. Oo, pero kasi ang pinapakain nila sa daga doon is parang may meron silang gatas. Social pala yung gatas, mga daga. Oo. Talagang inaalagaan. Social, sabi nila, "Mommy, where's my milk?" Pero yung mga ihi, maayos naman, hindi naman nakakalat-kalat. Oo, diba? May naglilinis naman, pero syempre itsura ng linis nila is madumi pa din. Ah, okay. Pero nonetheless, hindi naman siya yung mukha kang magkakasakit, pero hindi ka magkakasakit. Ganon. Okay. Diba kasi, honestly, itsura niya parang ang dugyot, diba? Pero hindi ka magkakasakit. Nagkasakit ka na ba sa ibang bansa? Oo. First week ko nang unang punta ko sa India, nagkasakit ako. Natakot ako kasi baka corona yun. Pero in fairness, sinubukan ko yung gamot nila. The next day lang din, gumaling na din ako. Paano yun? Hindi ka nagpa-hospital? Hindi na. Ah, kasi nakakatakot pag sa ibang bansa ka nag-hospital, mahal yung gastos. Yes. At saka takot ako nun, kasi sabi ko, paano kung seryoso tong sakit na nakuha ko? Oo, ano gagawin mo? Gano'ng katagal tong masisira yung trip ko kung masisira may sakit lang vlog ako? Mo. Oo, walang mangyayari. Ano mo, so, luckily, okay naman. Kung nagkasakit din ako sa ibang bansa, hindi naman siya tumatagal lang sobra. Siguro mga 2 days max. Baka mga lagnat-lagnat lang ganun. O, mga super, mga over-fatigue. Pagod talaga. Sobrang pagod talaga. Kasi pag nag-travel, guys, parang it looks so easy and so happy. Alam mo lang, oo, pero yung behind the scene, yung biyahe-biyahe, nakapagod talaga yan. Oo, yung pawis mo, yung mga, lakad mo. Yes, yung lalo pag marami kang gamit. Yung gamit nyo, gano'ng karami, di ba? Gano'ng ang bigat din. Oo. Nakakapagod talaga. Yun yung mga hindi nila nakikita behind the camera. At saka iba kasi yung, kunyari, yung style kasi ng pag-travel ko, hindi ako yung parang regular tourist eh. Napupunta lang dyan para mag-picture. Or titignan lang. Hindi, gusto kong aralin, gusto kong malaman yung nagsa-search ka talaga sa na connect, so punta, anong meron dito, ganun ka talaga. Depende. Minsan nagagano'n ako, minsan ano yung nakita ko, or minsan, depende sa mga nakausap kong travelers din. Kasi sa yung mga travelers, wala akong time mag-research, be. So, nangungopia lang ako ng itinerary. So, ay, ganun din pala. Oo, so, kaya gusto ko nag-i-stay sa mga hostel. Kasi pag may nakilala ako doon, talaga, matagal ka na dito, i-interviewin ko siya. Oo. So, anong maganda dito? Ah,
so what's dun, interesting? Doon ka na kumukuha ng mga ideas. Yes. So sila yung puno-puno ng research na parang, ah, okay. So sila nag-research para sa'yo. Tapos thank kinukuha, you. Tapos kinukuha mo, ah, okay pala dito. Oo, oh, ganun. And eventually, nagkakaroon ka na rin ng mga friends. Yes. So, ang mas maganda pa doon, pag nagkaroon kasi ng, mahirap mag-travel mag-isa, pero pag nagkaroon ka na ng kaibigan, at least kahit paano, magiging kampante ka na minsan sa gamit mo. Pero siyempre, huwag masyado pa rin papakampante. Oo. Dahil baka mabuhal ang mga gamit. Kasi nadukutan ka na eh. Oo. Tsaka meron pa ibang mga kaibigan din na travel vlogger mula sa ibang bansa ate. As in, nawala yung kanyang mga camera. Lahat? Oh. Kaibigan niya pa yung nagnakaw. So okay, parang ala, ayoko mangyari sa akin yun. Kaya hindi lang talaga biro ang mag-travel. Akala lang natin sa video, ang saya-saya, nakarating siya ng ganito. Tsaka pa yung nag-vlog ka, buong katawan mo din yung gumagalaw. Isip mo, boses mo. Kaya tsaka, nakakapagod din. Ang mahirap pa doon, di ba siyempre pag nag-vlog tayo, nakating tayo sa camera. Oo. Ang focus natin sa camera. Oo. So minsan hindi natin alam ano yung nangyayari sa likod natin. Kunyari yung nag-viral kong video na kumakain ako, may nag-aaway sa likod. Oo, video mo pa. Hindi ko kasi alam, te. Kumakain lang naman ako. Ah, so tapos, nagkataon lang yun? Kumakain lang talaga ako. Tapos may nagbubugbugan sa likod. So paglingon ko, nagbubugbugan, kumakain ako. Ano nangyari? Tapos sabi niya, it's the usual thing, it's India. Just another day. Tapos sabi niya ko, bakit? Magnanakaw daw. Ah, okay. So ako natakot naman ako, ganun ako ng bag ko. Sa lahat ng mga bansang pinuntahan mo, saan ka pinaka na homesick? Sa yung homesick sa Pilipinas, yung gano'n? Oo, yun, na-miss ko yung Pilipinas. Parang nalungkot ako dito, na-miss ko yung family ko. Ganun. Sa Europe. No, nag-Europe ka? Oo. Bakit doon? Eh, di ba ang ganda doon? Depende sa ang part. Kasi meron sa Europe na parang halos walang tao. So parang doon ka naka-feel ang tahimik naman? Parang, sobrang tahimik na yun. Parang maski yung ano, naiingayin ako sa sarili kong utak. Kasi yung parang nakakita ko ng tao, parang oh my god, may tao sa bintana, ang galing, may naglalakad, may tao pala dito. Oh. Akala ko puro mga halaman lang. Nakakapanibago. Oh, so, oh. Nung na-homesick ka, naisip mo ba na gusto ko na umuwi? Na-miss ko yung Pilipinas, gusto kong umuwi, pero ang mahal ang ticket. Kaya sige, tuloy ko na lang. Labanan ko na lang yung homesick ko. Diba? Makaka-relate yung mga OFW dyan. Yung parang gano'n na parang, ang ganda ng lugar, pero minsan malungkot din. Like kunyari, naramdaman ko rin yan sa Morocco. Yung ang ganda ng Blue City nila. Oo. Sobrang ganda niya. Tapos yung mga kasama ko dun sa area na yun, nasa tuktok kami ng bundok, titingnan namin yung Blue City. Mag-asawa, mag-jowa, magkaibigan, tapos ako mag-isa. So nalungkot ka? Tapos iba pa yung time difference natin sa Morocco at sa Pilipinas. Oo. So wala akong matawagan. Alam mo yung wala akong matawagan kasi lahat tulog na. Oo. So parang nalulungkot ako na parang nakakalungkot mag-travel mag-isa din kahit na paano. Kasi parang masaya siya, supposedly. Pero yung the fact na ang gaganda ng lugar na napupuntahan, pero wala kang nasi-share. Di ba yung parang, ganun yung buhay eh. Parang, anong halaga nung ganda ng buhay kung mag-isa ka lang? Yung parang ganun question mo yung ano. Pero syempre, ayokong i-take for granted. Sabi ko, Lord, hindi ko tinitake for granted ah. Nalulungkot ako, oo, tao lang. Pero I'm so thankful and so blessed na nandito ako. Na nakarating ako dito. Oo. Minsan tinatawagan naman, ma'am, miss na kita, gumagano ka sa kanya. Yes. Kasi minsan ginagawa ko pa, pinapakita ko yung lugar, ma, tingnan mo ganito pala dito, oo, ganyan. Minsan umiiyak ka din, ma, nami-miss na kita. Oo naman. Kasi diba sa mga video nyo, si tita ay close na close kayo, diba? Oo, oo, oo. Super parang ano ka nga eh, mama's boy. Siyempre ka parang buong buhay ko, be. Eh, sige. Buong buhay ko, ati Caro. Ano? Buong buhay ko, kasama ko si mama, para sabi ko sa kanya, ma, ang difference natin, ako, 25 years old na, asa iyo pa din. Ikaw, bata ka pa lang, umayos ka na sa magulang mo, kaya mag-iba tayo. Oo. Diba? Nag-asawa ka na maaga. Eh ako, hindi ako mag-aasawa mo eh. So, hindi ko alam eh. So, kumusta ngayon si tita? Sanay na siya na wala ka lagi? Siyempre, nanay pa rin yung te. So, oo, pag nanay, nalulungkot pa at inahanap niya pa din. Oo. Oo. So, the least thing na nagagawa ko is, tuwing uwi ako ng Pilipinas, babawi talaga ako ng bongga. Sa kanya? Yung I'll make it every day na, kung kaya kong every day, na special, na may mangyari na. Yung mga bagay na hindi ko nagagawa, syempre gusto kong gawin sa magulang ko, ginagawa ko. Kasi kumbaga, kung nagagawa ko sa sarili ko na mag-travel ako, kumain ako ng masarap, syempre hindi ko pwedeng pabayaan lang yung pamilya kung hindi sila kumakain din ng masarap. Gusto mo ganun din sila eh. Oo, pag nandun ako, ay di, anong gusto? Taray, madam na madam. Pero nung time na, di ba, nagba-vlog ka na yata nito. Hindi ko alam kung pandemic nung nawala si Papa mo. Nagba-vlog ka na ba nun sa ibang bansa or... Hindi pa. Sa Pilipinas. Wala pa ata eh. Hindi pa ako nagba-vlog. Hindi pa ako nagba-vlog. Ah, hindi ka pa nagba-vlog nun? Hindi ka pa nag-start mag-travel-travel nun? Wala pa. Oo. Mabili pala ako ng camera nun. Ah. Wala pa nun.
Pero kumusta yung mga moments na yun? Ayun yung actually yung, kung meron man akong regret sa buhay, siguro yun yung bagay na yung mga nagawa ko at nagagawa ko sa family ko ngayon kasi hindi ko na iparana sa papa ko. So yun yung gusto mo sana mangyari? Oh, syempre parang hindi kami nagkaroon ng magandang experience growing up. May his soul rest in peace. Like kunyari, hindi ko masisiraan yung papa ko, pero syempre may mga bagay na hindi siya normal na kinalakihan. Like kunyari, mahabol lang kita, di ba? Yung parang, nasubukan na namin na mama ko natulog sa loob ng cabinet. Kasi gusto ko yung patay ng papa ko. Pag susutukoy kami ng papa ko, gusto niya sa panga. So nasasaktan ka rin na ng papa mo? Siyempre, nung bata kami, lahat kami, parang pati yung barangay sa amin, nagsawa na sa amin kakabarangay te. So ang childhood mo pala ay medyo hindi... Like kunyari, nagsawa na yung barangay sa amin te, ganyan. Tapos, parang, ang hirap lang parang idea na siyempre, yung magulang mo, yung pila na yung father mo, ina-expect mo siya yung magiging magandang father figures ito. Mm-hmm. Hindi namin kasi totally na-experience like yung ganong childhood. Uh-huh. Hindi parang naging challenge talaga siya. Siya yung umubog sa amin para maging strong yung personality namin. Pero bago naman siya nawala, nakapag pero, sorry yun, ba yes, siya sa inyo? Not exactly sorry. Pero bago siya mamatay, doon ko na nakita yung kung nagbabago na siya eh. Yung nakita ko nagiging sweet na siya na parang... Unti-unti. Oo, nagiging mabait na siya sa amin. Hindi na siya yung... Siguro, andun na rin yung factor na hindi niya na kami makakaya-kaya dahil kahit paano, medyo malalaki naman lang kami noon. Malungkot lang kasi hindi ko talaga naiparanas sa kanya yung gusto kong magawa bilang anak. Kasi kahit hindi siya yung the best father na napunta sa amin, tatay ko pa rin siya eh. Na parang, kung wala siya, wala pa rin ako. Hindi ka nagtanim ng galit? Hindi ako din humiling magtanim ng galit eh. So sa akin kasi naniniwala ako na it's karma eh. So parang pag nagtanim ka ng masama, masama din aanihin mo. Ako yung parang, I take it positively na parang kung hindi dahil sa ganung ugali niya, hindi ko alam kung tama to or maling mindset, pero kung hindi dahil siguro sa ganung pinagdaanan ko, I wouldn't be me. May ganyang katatag? Oo. Na, kasi sabi ko nga eh, ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Parang, yung buhay ko si Te, parang siya eh, survival mode talaga siya. So, kung hindi ko naranasan yung hirap ng buhay nung bata pa kami, baka ibang Francis yung... Baka wait ka ngayon. Yes, ganun. Siguro. May mga wish ka pa para sa mama mo? Siyempre, ano mga pangarap mo para sa kanya ngayon? Siyempre, parang marami pa akong gustong iparanas sa mama ko. Kasi kayo na lang ngayon magkasama siya kayong mga kapatid mo. Yes. Plus, alam mo yung parang growing up naman talaga, parang kami yung pinaka mahina sa mga magkakamag-anak. So, syempre, iba ang baba na tingin sa amin. Pero, parang okay lang naman eh. Parang sabi ko nga, mas magandang ina-underestimate ka. Kasi, napaprove mo yung worth mo. Kaysa sa mataas yung expectation sa'yo, pero hindi mo namimit yung standard. So, gusto pa ma-experience sa mama ko yung mga bagay din na na-experience ko, yung mga lugar na nakita ko. Kasi naniniwala ko na parang, kumbaga, kung yung success hindi niya naramdaman nung mas bata siya, baka ito na yung time para maramdaman niya na naging successful siya bilang isang ina sa pagre-raise ng anak na katulad namin. Ano ba yung definition mo ng success? Para sa'yo? Para sa akin kasi yung success hindi naman siya yung hindi siya nasusukat ng pera. Pera can be like an addition pero hindi siya talaga totally. Kasi pag ginuhol mo yung pera, it will grow bigger and bigger and bigger. It's more on how comfortable you are na. Yung parang, so comfortable ka na ba? Masaya ka na ba? Mm-hmm. Kasi hindi lahat ng may pera masaya. Mm-hmm. So ako, hindi naman ako mayaman, no? Pero at least ngayon, masaya ako. And masaya ako pag masaya yung pamilya ko, masaya yung magulang ko. Feeling mo ba successful ka na? Matatawag mo na bang success yung narating mo ngayon? Yes. Aww. With confidence, I will call myself successful na. Kasi... Sabi ko nga, pag may nakasama ko malagta-travel, na parang akala nila yung parang meron akong golden spoon sa bunganga na lumaki ako kaya't magta-travel lang ako. No, hindi. Sabi ko, kung hindi nyo alam, isa ako sa mga bata na nangangalakal ng basura, nagkakalkal ng basura, tumatalon sa kanal para maghanap ng mga pako pwedeng ibenta. Mm-hmm.
kung hindi rin ako nagsikap, hindi ko naman maabot yung naabot ko eh. At saka hindi ka kasi tumigil. Yes. Parang ikaw yung epitome ng kahit anong mangyari, kahit feeling mo down na down ka, o kahit walang views, hindi, mag-a-upload pa rin ako. Diba? Ganun siya eh. Kaya talagang maganda talaga, hindi ka talaga titigil sa pangarap. Yes. Eh. Diba nakita niyo naman ako dati, kung kahit ano na lang, kahit anong content, ginagawa ko na lang. Magkikita lang tayo, mamaya may content na yan, tapos uploaded agad yan. Pero at least, hindi ka talaga tumigil, kaya ngayon, look at you now, di ba? So, para sa'yo, successful ka na, dahil din, masaya ka. Yes. Yun eh. And ako naman, sabi nga sa kanta, I didn't do it all. It's not me, but it's we. Parang kung wala din naman kayo mga kaibigan ko, te. Ay, syempre, I give you the credit also. Syempre, sa lahat din ng mga supporters nyo na sumuporta rin sa akin. Aww. Parang take you rin sa inyo talaga, as in. Kasi parang, kumbaga, that's what friends are for eh. Kumbaga, nagkatulungan tayo sa lahat. Alam mo yun? Oh, siguro naging ano lang kami noon, naging way lang. Pero sa mga ginagawa mo ngayon, ikaw na yan eh. Kumbaga, parang pumasok ka lang sa entrance. Uh-oh. Pero yung pinasok mong tuktok ng success, hawak mo na yun ngayon. Kasi minamahal ka ng tao dahil sa mga travel mo, sa personality mo. Diba? So ikaw pa rin yun. Kaya I'm happy for you. Ano mapapayo mo sa lahat ng mga nagsisimula pa lang? O may mga pangarap? May mga gusto ka bang sabihin sa mga... Siguro sa lahat ng... Feeling ko, inspirational ako eh. Yes, okay. Feeling ko inspirational din talaga to. Oo naman. Kasi nagsimula talaga ako sa wala. Hello? Uh-oh. Yung mga nanonood sa akin mula pa nung simula, alam talaga nila yung pinagdaanan ko. So, nagsimula ako sa wala. Hindi ko nasabing I have everything, but I am happy with what I have. Mm-hmm. Na ngayon, naiikot ko na yung mundo. Nagagawa ko na yung... Gusto ko, like, ngayon, te, at least kahit paano, medyo confident ako sabihin, pag tinanong ako ng ibang lahi na kaya bang pumunta sa ganito, ako yung parang, sige, i-schedule ko lang. Alam mo, taray, iba yung te. I-schedule. Iba yung ganong confidence. Uh-oh. Siguro like, 5 years ago, meron akong nakilalang AFAM. Oh. Sabi niya sa akin, kaya mong pumunta ng UK. Tatlo yung trabaho ko sa Pilipinas. Uh-oh. Ang laman lang ng bank account ko, 10,000. So ako yung parang, not now. Pero ngayon, parang masasabi ko parang, okay. Sure, mapag-iipon ako, wait lang. Ah, oo. Wait lang, ganoon lang. Schedule natin. So, anong advice mo sa mga ano, gusto mag-vlog din, mag-travel vlog? Siguro ganyan. Sa lahat ng gusto maging travel vlogger, ganyan, or maging vlogger mismo. First, know who you are, know your strength. Kung ang gusto nila is yung tawa mo, edi tumawa ka na tumawa. Kung gusto nila yung mga adventure mo, mag-adventure ka. Mm-hmm. And, huwag kang titigil talaga. Yun. Huwag kang titigil. Ano secret? Kasi maraming, along the way, marami kang magiging struggle. Magkakaroon ka ng problem sa kaibigan minsan, sa family, minsan sa sarili mo, mawala ka ng tiwala. Pero just don't stop. And of course, hindi rin magiging possible to kung hindi rin supportado sa'yo ang pamilya mo. Yes. Diba? Kasi, diba, pag halimbawa, inaano ka, ano ba yung tama na ngayon? Ano ka ng ano? Totoo. Panghinaan ka din, pero at least... Dumating kami sa ganung point din. Dumating kami sa ganung point na... Paano na-overcome yun? Nung una nag-viral ako sa Pakistan, nagalit sa akin yung ate ko. Kasi sabi niya, Affected siya. Oo. Sabi ko, bakit ka affected? Eh, yung mga Pakistan, hindi nga sila affected. Naapektuhan siya ng mga bash. So, for you, naapektuhan siya. Ayaw niyang ginaganon ka. Parang ganon. Hindi, parang... Ano? More on nakinig siya sa bash sa akin. Na? Na, yung negative. Parang nag-agree siya doon na... Sa mga tao. Kilala mo ako, di ba? Hindi ko naman sinasadya, di ba? So, ganun. So, pero okay na kayo ngayon. Okay naman na kami, oo. Naiintindihan niya na ngayon. YouTuber na rin kasi siya. Kaya lahat kayo may channel na, oo. Si tita. Kapatid mo, sino pang walang channel? Ay, yung kuya ko. Gagawan mo din ba? Parang ayaw niya. Speaking of kuya mo, napanood ka rin yung vlog na kumatok pa kayo. Oo, so parang lahat kasi yung family ko, lahat sila naging partner ng vlog ko din. Eh. Oo, talaga naging parang PBB ano na rin, oh. Story. Oo, parang kami, pamilya mo din, eh. Lahat din kasama. Naka-vlog lahat, no? Oo, but anyways, I'm happy for you na successful ka na, and dito pa talaga tayo nagkita, and bali mo, sana next time sa Europe tayo magkita. Yes, or sa ibang continent, Australia, New Zealand, ganyan. Kaya nga, hindi ka ba nakaramdam ng, ay nako, iba na ako sa inyo? Ay, hindi. Ayun, masabi ko sa sarili ko, humble po ako. Okay. I keep myself on the ground. Yes. Kahit sino po ang Pilipino makita sa akin sa amang airport, oo. Or sa amang lugar. Kahit hindi ko ako kilala, okay lang sa akin, dead pa lang, hindi so, man ako mamataas. Hindi ka nagbago mula noon. Hindi. Anyways, ayan, maraming salamat. Kulay ko lang nagbago. Oo nga eh, at gagala pa po kami ni Francis. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Yan. And maraming salamat po guys. Thank you. Syempre, subscribe niyo po si Francis. Di na kailangan sabihin niya. Marami na siya subscribers. Wow, taray. At viewers. So, yun lang. Paalam na po. Thank you so much. Bye! Bye-bye!